Okay, so magandang hapon po. Ngayon ay October 4, 2020. Nandito tayo sa isang barangay sa Lipa City at kakapanayamin ko ang isa sa mga nakasaksi sa paghihimala, no, yung pagbagsak ng mga talulot ng mga bulaklak sa harapan ng simbahan ng Mount Carmel sa dito sa Lipa City. So, pwede po bang ipakilala ninyo ang inyong buong pangalan? Ano po ang inyong buong pangalan? Victoria Atienza. Musikeda, yung apelido noong aking anak. Ah, ano, asawa ninyo, Musikeda. Ngayon, kayo po ay taga saan? Ano po itong lugar? Pagulingin, Wyas, Lipa City. Ah, ilan taon po kayo na nangyari yung pagbagsak ng mga tamo? Kaya ako may mga 17. Mare, kaya ako mga 17 nyo, 16. Hanggang 20. Opo. Ano po nangyari nang nasaksihan niyo yon? Nasaan kayo noon? Ay, nasa simbahan. Naroon sa harapan. Doon nalaglagan mga bulaklak ay sa... Sa harapan ng simbahan, sa labas? Oo, talagang ginugunan ng tao. Tapos, ano po ang makikita ninyo doon sa itsura ng bulaklak? Hindi ko na napansin. Hindi ko na napansin yung mga... May mukumbasa. Amoy kami. Oh, at tapos dali. Nung lumalaglag ho siya, wala namang nakita aeroplano. Wala namang akong nakakita kung eh. Ilang araw ho nangyari yung paglaglag na yon? Isang araw lang po ba yun? Oo, isang araw lang. Na tiyempo, tanaan doon kayo? Kayo po ba'y deboto ng Mount Carmel? Ba, hindi ko. Hindi naman kayo namamanata doon? Hindi ko na matandaan na iyon. Pero nung kayo ay nagsisimba ron, anong araw po yun? Linggo po ba ito? Nasa kayo linggo? Linggo. Na-tiyempo namang nandiyan. Naglalaro yung Sabado at linggo. Nagkataon naman na nang nangyari yun, naantoon kayo. Napakaswerte nyo. Ano pong ano ito? Umaga? Tanghali? Gabi? Anong oras po ng hap? Hindi, nasa kayo mga ganito ng oras yun eh. Hapon na? Ngayon ay alas dos na pasado. Maaga-aga naman sa rito, mga siguro yung mga alas 11. Nang tanghali? Oo. Tapos nasa simbahan kayo na nasa misa. Hmm. At din nagkagulo, pati mga parang? Ala, oo, kakakapal ng tao. Dahil nagulat silang lahat. Anong taon ho ito matatandaan ninyo kaya? Nangyari yan? Hindi ko nga matandaan kung anong... Basta kayo ay bata pa noon, mga 17, 18 anos. So, ano po masasabi niyo kay Sister Teresa o Sister Teresita? Teresing, nakilala niyo po ba siyang personal? Oo, siya ay may sakit sa granhal. Hinalaw niyo. Pero ano po ang kanyang reputasyon bilang madre dito sa Lipa? Wala naman, wala siya sinabi. Maayos po ba siya na madre? Mabait? Mabait po ba? Ano po ang palagay ko ay mabait. Mabait na madre. Tapos matanda na siyang unang namatay. Ano? Namatay siya 2016. Pa. Hindi, 2016 po siya namatay. Ha? 2016 po siya namatay. Ay, 19... Wala na, hindi ko makuha kung anong gang kultura siya. Basta ang masasabi nyo, nasaksihan nyo. Isang masasabi ko lang inyong kung ano, yung... Pagbagsak ng bulaklak. Wala naman ako nakikita ang nabulabo. Wala naman ako nakikita ng... Kung ang siyempre, gusto ka makakuha ng kuhay, di yung mga pinagpunong ko na ng tao, isa kong nalilimot, alam ka na kung makipagsisikin ka doon. Wala kayo na anong aeroplano na nagbagsak? Wala! Wala. Sabi nga, maghihimala ang, yung madre niyan. Maghihimala. Nasaan ho ang madre na nangyayari yung pagbagsak ng mga bulaklak? Nasaan siyang lugar? Ay, hindi ko lang alam kung saan yung siya naroon. Pero nasa simbahan siya noong panahon. Siguro baka, pero hindi namin nakikita siya. Bakit ho siya nakilala? Ba't siya sumikat dito sa Himalaya? Aba, kasi ang walang tawag siya si Santa Teresita eh. Ang tawag sa kanya? Oo eh. Santa Teresita. Nabalita namin may sakit. Yung maestra ko nga kapatid kami nagpunta. Oh, nakakausap pa naman namin, pero hindi na, parang hindi na nga magtatagal. Ibig kong sabihin, itong si Sister Teresing, si Sister Teresing ay madre na naka-assign dyan sa simbahan. Tapos tinawag siyang santa ng mga tao dahil doon sa nangyaring yun.
Santa Teresita. Hindi ko lang alam ang pinido kung ano. Okay. Basta Santa Teresita, ano, nakakuha sa, nakapastil sa mga, kung mga gayang kalalakay ng Santa Teresita. Talaga? Sa paligid ng simbahan? Mm-hmm. Ito doon, sa labas. So, sa, siyempre, papasok ko ng simbahan, hindi mga, Santa Teresita. Matagal na pa nun ho siyang nilagyan ng gano'n, mga gano'ng tawag, yung mga karakter. Oo, sa Paul siya Santa Teresita. Simula na nagkaroon ng parang pagbagsak ng bulaklak, ang tawag sa kanya Santa Teresita. Santa Teresita. May mga nagpagamot din ho sa kanya, may nagpuntang mga may sakit na nagpagamot. Ay, hindi ko lang alam, basta lang kami pumaroon, sila ilagay isa sa kama. May sakit na siya, no? Matagal na panahon na lumipas. Pero nung bata-bata pa siya, na nangyari yung pagbagsak ng mga talulot, wala kayo napabalitang himalang nangyari? Sa kanya? Sa kanya o sa mga taong deboto? Ay, wala akong pagkaalam. Wala naman. Wala. Pero tinawag siya Santa. Wala akong pagkaalam. Basta tinawag siya Santa Teresita. Nakitawag na rin ako. Santa Teresita. So, itinuturing yung totoo ito. Mm-hmm. Walang duda. Talagang nagbagsak yung galing langit. Ay, kakoy ko yung kung mayroong nagbulabor, hindi ako sasampalataya. Mm-hmm. Baka ako gawa-gawala ang mga taong kuwan. Mm-hmm. Hindi naman Wala talagang eroplano ng nagdaan? Wala. Okay. So marami pong salamat sa inyong pagbabahagi ng inyong pagkakasaksi sa nangyaring yun. Ito kasi bahan din. Ako po ay isang guro sa isang pamantasan sa De La Salle po sa Das Marias. At ito ay isa sa magandang mga kwento. Kaya lang yun nga, bago mamatay si Sister Teresing, ay hindi ito itinuring ng simbahan. Hindi itinuring ng simbahan na totoo daw. Sabi ay peke. Yung ini na kay sa kama equal eh, nung kami talit na tumumpa kami sa kanya. Nag-aamin kayo. So yun ang sinasabi. Yun, nabalita namin na yung patay niya. Hindi, nawala na nga yung kung ayan. Doon siya napalibig sa... Bulong-bulong ang iyan, Santa Teresita. Wala lang bulong-bulong ay ni pari iwan. Hindi naman nababanggit yan sa mga... Misa. Sa mga... Homily. Sa gayon mahal natin iyan, mahal natin yung wala. Wala natin bahay. So marami pong salamat ulit sa inyong pagbabahagi. Ingat po kayo pala. Okay, salamat. Ay, wala pa, wala.